Iilang tao lamang nagmamay-ari ng pinakamalalaking negosyo sa Pilipinas. Sino-sino sila? At ano-ano ang kanilang mga negosyo? Ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa. Ayon sa National Economic and Development Authority, ay nangangailangan ng 42,000 pesos ang bawat pamilyang Pilipino upang mamuhay ng komportable. Sa datos naman ng Philippine Statistics Authority, sa 110 million na populasyon ng bansa, ay 18 million ang namumuhay ng mas mababa sa poverty line o nasa pamilyang kumikita ng mas mababa sa 10,700 pesos kada buwan. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 15 pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2021. Number 15, Roberto Ongpin, 84 years old at may total net worth na 58 billion pesos. Siya ang nagmamay-ari ng mga negosyo katulad ng Alphaland Corporation, Balisin Island Club, Alphaland Aviation Incorporated, South Seas Oil and Mineral Exploration Company, Atok Gold Mining Company, at Southgate Mall. Number 14, Isidro Consunji and Siblings. May total net worth na 63 billion pesos. Ang magkakapatid na ito ang nagmana ng mga negosyo ng kanilang namayapang ama na si David Consunji, katulad ng DMCI Homes, Semirara Mining and Power Corporation, at DMCI Power Corporation. Number 13, Vivian K. Azcona and Siblings. May total net worth na 65 billion pesos. Sila ang mga anak at tagapagmana ng yumaong si Mariano K. na nagtatag ng pinakamalaking pharmacy chain sa bansa na Mercury Drugstore. Number 12, T. Siblings. May total net worth na 68 billion pesos. Ang magkakapatid na sina Arthur, Alfred, Alessandra at Anjanette ang tagapagmana ng kanilang yumaong ama na si George T. ng mga negosyo katulad ng Metropolitan Bank and Trust Company, AXA Life Insurance Corporation, Toyota Motor Philippines Corporation at Federaland Incorporated. Number 11, Mercedes Goshanun, 93 years old at may total net worth na 73 billion pesos. Kasama ng kanyang yumaong asawa na si Andrew Goshanun Sr. ay pagmamay-ari nila ang mga negosyo katulad ng PhilInvest Land Incorporated, East-West Banking Corporation, Festival Mall Alabang, at Pacific Holdings Sugar Corporation. Number 10, Lucio and Susan Co, 64 at 61 years old at may total net worth na 82 billion pesos. Sila ang mag-asawang nagtayo ng supermarket chain na Pure Gold. Pagmamay-ari rin nila ang SNR Membership Shopping, Office Warehouse, Lawson Convenience Store, at Divisoria 999 Shopping Mall. Number 9, Ramon Ang, 67 years old at may total net worth na 102 billion pesos. Siya ang nagtayo ng Eagle Cement Corporation at RSA Motors na dealer ng BMW cars at big bikes. Siya rin ay part owner at president ng San Miguel Corporation. Kabilang sa mga negosyong pagmamay-ari ng San Miguel ay ang San Miguel Foods Incorporated, Magnolia Incorporated, Monterey Food Corporation, Pure Foods Corporation, San Miguel Brewery Incorporated, San Miguel Properties Incorporated, Petron Corporation, Bank of Commerce, at San Miguel Infrastructure na gumawa at namamahala ng South Luzon Expressway o SLEX, Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX, Skyway, at Naiya Expressway. Number 8, Tony Tan Kakchong, 68 years old at may total net worth na 107 billion pesos. Siya ang nagtatag ng Jollibee Foods Corporation. Siya rin ang nagmamay-ari ng iba pang restaurants na gaya ng Chowking, Greenwich Pizza, Red Ribbon, Mang Inasal, The Coffee Bean and Tea Leaf, Burger King Philippines, at Panda Express. Number 7, Andrew Tan, 69 years old at may total net worth na 146 billion pesos. Isang self-made billionaire
na nagmamay-ari ng mga negosyo katulad ng Mega World Corporation, McDonald's Philippines, at Emperador Incorporated. Number 6. Lucio Tan, 86 years old at may total net worth na 150 billion pesos. Siya ang nagmamay-ari ng mga negosyo katulad ng Philippine Airlines, Philippine National Bank, University of the East, Asia Brewery, Tendway Distillers, Eton Properties Philippines, Fortune Tobacco Corporation, Philip Morris International, at Victoria's Sugar Milling Company. Number 5. Jaime Zobel de Ayala, 86 years old at may total net worth na 175 billion pesos. Ang kanyang yaman ay dahil sa napakaraming negosyo ng kanilang pamilya katulad ng Ayala Malls, Ayala Land Incorporated, Alveo Land, Avida Land, Amaya Land, Bella Vita, Generica, Bank of the Philippine Islands o BPI, Globe Telecom Incorporated, at Manila Water Company Incorporated. Number 4. Lance Gokongwei and Siblings. May total net worth na 199 billion pesos. Sila ang mga anak ng namayapang si John Gokongwei Jr. at nagmana ng mga negosyo katulad ng Robinson's Malls, Robinson's Bank, Robinson's Land Corporation, Robinson's Supermarket, Robinson's Appliances, Savers Appliances, Daiso Japan, Toys R Us, Handyman, Ministop, The Generics Pharmacy, South Star Drug, JT Summit Petrochemical Corporation, Universal Robina Corporation, at Cebu Pacific Air. Number 3. Enrique Razon Jr., 61 years old at may total net worth na 232 billion pesos. Siya ang nagmamay-ari ng International Container Terminal Services Incorporated na operator ng mga seaport sa Pilipinas at ibang bansa. Sa kanya rin ang Soler Resort and Casino. Number 2. Manuel Villar, 71 years old at may total net worth na 340 billion pesos. Isang bilyonaryong galing sa hirap at nagmamay-ari ng mga negosyo katulad ng Vista Mall, Star Mall, Vista Land, Camellia Homes, Bria Homes, Lumina Homes, All Home, All Day Supermarket, All Day Convenience Store, Coffee Project, at Golden Haven Memorial Park. At ang number 1, Si Siblings, may total net worth na 674 billion pesos. Sina Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert at Harley ang mga anak ng namayapang si Henry C. Sr. at nagmana ng mga negosyo katulad ng SM Malls, The SM Store, Hypermarket, Save More, SM Appliances, Alphamart Convenience Store, BDO Unibank Incorporated, China Banking Corporation, National University, Asia Pacific College, Atlas Consolidated Mining and Development Corporation, To Go Travels, SM Development Corporation, Ace Hardware, Toy Kingdom, Kultura, Sports Central, Miniso, Watson's Pharmacy, Uniqlo, at Forever 21. Talaga namang nakakabilib ang talino at diskarte ng mga negosyanteng ito. Sino sa kanila ang pinaka-iniidolo mo? I-share mo naman yan sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Hanggang sa muli ay samahan ninyo ako para sa panibago nating pagtuklas.